Good morning. Yung mga komunista, parang mga unggoy yan. So yan mo sabihin mo. Ang mga unggoy, pag makita mo yan umakyat sa puno, pag hinampas yan ng malakas na hangin, hindi yan magbaba. Lalong kumakapit yan. Hanginan, hanginan, lalo yan humihigpit sa kanyang pagkakapit sa puno. Bababa lang ang unggoy kung peaceful na. Peaceful na, saka lang siya magbaba. Tandaan nyo yan. Ibig sabihin, kapag itong mga kadre na mga komunista, nagrally-rally sila dyan, ginamitan ng malakas na pwersa, ay lalo yan silang kakapit doon sa kanilang doktrina, sa kanilang ipinaglalaban. Lalo yan sila magkagulo. So, isang halimbawa, yung nangyari doon sa Cebu, yung inaresto nila yung mga 20 lang yata yun na nagrally-rally doon against anti-terror bill. So, ang ginawa ng mga estudyante, pakita sila doon against anti-terror bill, nagrally-rally sila, mga ilan lang na, although may social distancing naman. Ang ginawa ng mga kapulisan, ginamitan ng sobra na pwersa, pinag-aresto nila, pinusasa nila, kinulong nila. Ang nangyari tuloy, nagkapagpropaganda pa sila. Kasi yun talaga ang gusto nila, magpropaganda sila eh. So nakapagpropaganda sila, nagpaawa-awa sila ng nangyari nga kami na mga progresibong estudyante, hinaharas nitong mga pwersa ng kapulisan, pasistang pulis at militar, mga ganyan. So, yung mga funder nila doon sa ibang bansa, magpadala naman ng pera sa kanila kasi naawa sa kanila. So, natalo tayo doon. Naka-dalawang punto sila. Nakapagpropaganda na sila. Nagkapira pa yung mga unggoy. So, nakita niyo? So, dapat ang gawin sana doon is kung mag-rally sila, patugtugan nyo ng Macarena. O, di ba? Macarena, Macarena, Macarena. O, di ma-disturb mo sila. Gamitan mo ng pusa. Eh, di lalo lang sila yung nagkagulo. So, yan sana kung hindi alam kasi, honestly, in fairness sa atin mga kapulisan, yung iba marunong. Pero marami sa atin mga kapulisan at kasundaluhan, dapat aralin din kung paano tayo mag-react dito sa mga komunista. Thank you. Good morning.